to si paring crow natin. Pero eto na nga mga kaibigan ng ating game number 2. Kingpins sa blue side. Red side naman dito ang Iphios Esports. At pakilala natin si MR dito para sa kanyang Joehead. At easy naman sa far sa AGQT for the Hayabusa Mimaw sa kanyang Bruno at Lotus for the DG. Yan at parang sa kabilang banda for Team Kingpins. Rave dito gamit ng Selena. Dash Emi naman for this Maling. Ishilumi for this Xborg. Majo for this Angela. Crown is back for the Gato at Kacha, number 1 Philippines. So, napakalulupit na mga pickings natin ngayon dito. Kingpins kanina, almost kanila na yung laban, no? Pero ngayon bumaliktad na ayun, di pa hatas. Ayun yung mahirap din pala eh. Pagka katapat mo talaga yung Angela, tapos level 2 siya. Sobrang aggressive nun. MC Lumi, tiga mo nun. Nakita mo naman, uma-advance na sila. And talagang papatay na nila yung DG. Oh, go back to egg. Egg portion. Maibigan. Crown, mamamatay din. May mabibigyan DG. Si paring Crown. Si Mimaw, yung Bruno. Muntik na lang din. Grabe, Kuya Herb. Hindi nagpapatalo sa isa't isa. Talagang ano to? Rivalry ng Just ML, mga kaibigan. Iphios at Kingpins din talaga. Malupit yung Iphios, malupit din yung Kingpins. So talagang hindi magpapatalo, ika nga ni pare nating Zeus. Pero yung larong ko, nakadepende rin dun sa core nila, which is si Semi. Pag hindi natin maganda yung galaw ni Semi dito, mahirapan sila kasi yung setup ng Iphios, may Hayabusa sila, tapos meron pang marksman. So napaka-safe, kung mapugo man nila yung Hayabusa sa top, may marksman pang mabubuhay na pwede magbigay ng damage. Exactly. Speaking kung pinamakampo, yan na. Dali lang din mga kaibigan, no? Pero eto na, nakupo si Mimaw dito, wala na din buhay. Okay lang, 3-2 ang ating score, 1 minute and 50 seconds into our game time. Yung dalawang team ngayon, Kuya Herb, napakahirap husgahan. Napakahirap nila i-predict kung sino yung mananalo, sino yung maglalamang, sino yung magkakaroon ng space, sino yung malulugi. No? Kasi halos hindi pwedeng walang gante sa isa't isa itong Kingpins and Iphios Esports. Tama ka dyan. Pero tingnan natin dito, nagpapalit-palit na sila ng linya. Magiging 3-1-1. Nakita mo, nasa top lane na ngayon yung tropa ng Kingpins. Pero si Antila na doon sa mid lane. Pero si Crown mukhang mabibigyan. Ang number 1, mukhang masasado yung aba ni AGQT. Pero wala na siyang ultimate dito. Makabawi pa nga. Grabe naman ang kunat, no? Muntik lang din si Shilumi din pala sa top lane. Ito na, another set of fight yata din dito sa top lane. Kahit saan magpunta, talagang puno ng action. Kuya Herb, kanina pa to ng game number 1. Kaya kung ako yung observer dito, talagang malilito ako. Pero ito na, naupo. Nagkabakbakala lang din si Shemi. Wala nang buhay, pwedeng pasukin. Pero there's a dash out. Pero kapos lang din. Baka naman malipat sa nila yung tore. Alam nila yan. Alam nila, upug, shinhatgan si RTZ. Shinhatgan sa mukha. Shinhatgan sa mukha. Wag ka pa-shotgun sa mukha mga kaibigan. Pero si Trent, ayan na, yari ka dyan. Ejector, nakaabang lang. Samantalang si Majo naman doon. Gusto nang, medyo na parang nalilito sila sa rotation nila ngayon. Parang more on sila doon. Play safe na sila ngayon kasi alam nila na kailangan ni Seming tumaba. Sa panahon ngayon, hindi pa makataba si Semi kasi binabantayan siya ng Iphios. Tama ka dyan. So, for this, napag-turtle lang pala. Simple lang din ng Iphios Esports dito, no? Talagang titignan mo lang dito sa gold lamang lamang Iphios Esports. Sa killing score, Kingpins, halos tablahan lang din. Sa push lamang ang Iphios Esports. So, eto na. Naupo, ayun! Kala mo, walang kasama. Ayari ka pa ata, Kuya Aji, pero hindi. Nako. Napaka-safe nga. Kumpara sa akin, dun sa lineup ng Iphios, napaka-safe nila. Oo, napaka-safe nga nila. Safe, ang safe lang din nga nila. Pag ngayon parang tingnan mo, grabe naman din si Lotus dito. Pero yung abisa laro, di lang din kukonekta. Mga kaibigan, tuloy pa din ang boxing fight. Ayun, SI para RTZ. Pero yun nga lang, Diggy, napatay na lang din kagad pre. Ayun na, si Rave Jaco na, dali. For that, Selena. Last one, pero hindi, another two. Lalaban pa rin. Bakit hindi? Bakit hindi naman labanan? Kung pwede rin naman, AGQT dito magagaling. Hayabusa laban kay Semi. Pero naging ibo na uli. Yung isa dito, Majo will go down. Triple kill. Para kay Imar, nako, grabe ka naman Kuya Imar. Pero eto si Shemi nalilito, nahihilo, aasa pa ba ako sa'yo? Naku po, mamamatay na lang din na shadow kill. Ayun, susundan kahit saan magpunta. Meron pang bonus na isa. Naku, nagkamali ka ata ng pinuntahan doon. Shemi, nadama yung iyong mga kampe. Pero, naku, yung muntik na tama ka na ng abis na laro. Grabe. Mga kaibigan na si Lotus. Kumaway lang. Kumaway lang, nakipag-appear lang. Appear lang. Kasi ngayon, ang ganda talaga ng lineup ng Iphios para sa akin. Dito kasi sa Kingpins, funnel Semi lang. Pag namatay si Semi,
wala na magiging damage. Mm-hmm. Kasi si ano, tingnan mo dito sa Iphios, nandun si Ayapusa. Si Trimar may damage siya, si MR may damage na. Si Mimo pa may damage, 'di ba? Tapos may pang-counter na agad sila dun sa crowd control ng ano ng Kingpins dahil meron silang Diggy. 'Di ba? Avatar of the Guardian, nakita naman natin pero hindi naging effective 'yun. Mm-hmm. Hindi sila napaangat dahil nga merong ano time journey. Oo, tama ka diyan. So, nako po, ulti lang din naman shadow kill, talagang merong makikill. Pagka ginagamit tong shadow kill ni Hayabusa ni Kuya AGQT, no. Ngayon para tong ano eh, this is the pressure battle between AGQT versus the Shemi. Naku po, narinig ba 'yon? Oo. Ano? Yung burn, kumaganon. Parang ito. Motor. Oo. Sige, pero hindi naman malakas. Hindi naman masyado malakas. Ayos lang. Kung naririnig nyo guys, press 1. Yun. Kung hindi, press 2. Press 2. Eto, pagod pa dito guys, meron kaming giveaway. Ibigay sa inyo, up unstoppable boards para kay Rev, ejector naman dito. Naku, napatay na naman ni MR. MR 610 na yan, ha? Iba na yung damage. Pati nga ako item ng direct. Oo po. 4.1k si Ayabusa, 3.5k siya. Uy, wings of apocalypse agad. Wings na, yun. Oh, eto na, naku. Uy, Superman pa uwi. Yan lang yung ano, yan lang yung taas pa uwi, mga besties. Talagang hindi. May igi. Oh. Naku, bumalik siya. Wala na siyang ulti. No, yari ka dyan. Yan na, yari ka dyan. Naku, nakatakas na siya, pero bumalik pa rin. Talagang gusto yung mas masakit. Pero eto na, naupo, monster kill na din si Shemi dito. Gumagalaw-glaw lang, pakilakot okay. Kanan. Apat ang patay ngayon, third side of Kingpins. Medyo, madadami lang din man. Last man standing na lang din man si Rave. Pero susubukan patayin ng Iphios Esports. Apat laban sa isa, Kuya Irv. Yun na nga eh. No. Sobrang safe talaga and napakaganda ng pick dito ng Iphios. Mm-hmm. Nakita mo yun, sige sabihin na natin kayang patayin ni Semi dito si ano, si Mimaw. Kaso ang problema, nandun si AGQT. Na kung sakali mang malapag niya yung Tempest of Blitz niya, wala na siyang pang-cancel out dun sa Shadow Kill. Oo, ito pa. Oh, si Kuya Rave lang din. Oh. Baka mapatay ng support, pero wag naman sana, syempre. Maganda yung nagbakbaan na ganun, grabe. Apat patay sa Kingpins, pero hindi pa yung panahon para tapusin ng Iphios Esports. Though yes, lamang sila, pero mga sugatan din na sundalo ng Iphios. Ito na, yunari ka dyan, Tempest of Blitz na ilapag agad, may Shadow Kill yan. Ayun na nga yung sinasabi natin eh, di ba? Grabe. Kung yung Tempest of Blitz, pre, wala na siyang pang-cancel. Wala na siyang pang-cancel dun sa damage, wala na siyang pantago, wala na siyang pandad. Exactly. Tapos ano pa to, Joid pa to, no? Oh, talagang, wala talaga siyang kawala dito. Yan tinatawag na Shadow Kill Unstoppable Force. So, Unstoppable Shadow Kill ang tawag dyan. So, Unstoppable Shadow Kill, grabe. Ayun, ito pa. Oh, yung po, dali. Naka-lightning truncheon. Tapos, ano pa, lollipop ng ano, lollipop ni Aling Nena. Grabe. No. Double kill nga din yung Farsa doon. Napadaan lang. Simply Feathered Airstrike. Nakapatay na lang din mga kagad. Iphios Esports dito. Sakit na damage nila. Lumilate game na. Bruno is online na din. Naku po, wait lang. Kasali ako. My name is Mimaw. And that damage of Bruno is now online na din, ha? No. Grabe talaga yung ginagawa dito. Nakaklak of Destiny pa dito si RTC, ako sakasakali. Pero Tempest of Blaze na ilapag agad. Last Insanity naman, para maklear ang mga bagay-bagay, pero hindi na papayag yung tropa ng Iphios. Tatapusin na talaga nila itong game number 2. Oo, matik yan, sir. Congratulations to Iphios Esports winning this series. Grabe. Mga kaibigan.